SMNI, Truth That Matters. Libel. Ngayong linggo naman, Kuya Mark, ang pag-uusapan natin ay ang issue sa foreign divorce at bigamy. Yes, foreign divorce and bigamy. We need to take note, MJ, ano ba yung tinatawag na foreign divorce? Kasi sabi nila, wala nang divorce ang Pilipinas. May divorce ang Pilipinas. One of the exception of the divorce of the Philippines na may divorce ang Pilipinas, yung tinatawag na foreign divorce. Ang foreign divorce, ibig sabihin ng foreign divorce, ikaw Pilipino, nakapangasawa ka ng isang foreigner. Tapos, yung foreigner, nag-file ng divorce petition doon po sa bansa niya. So, pag na-divorce ka na yung foreigner, anong mangyari sa Pilipina? Anong mangyari sa Pilipino? Alang tunganga siya dito, na-divorce yung asawa niya, divorce na sa bansa niya. Of course, kailangan i-recognize yung divorce sa ibang bansa dito sa Pilipinas. But you need to compare divorce, yung foreign divorce and annulment, petition for annulment and petition for recognition of foreign divorce. In a petition for annulment, kailangan mo i-prove na, for example, i-prove mo na psychological incapacity yung asawa mo. I-prove mo na wala kayong marriage license. I-prove mo na nung nagpakasal kayo, minor kayo. I-prove mo na napilitan ka lang or may STD na serious yung asawa mo or niloko ka ng asawa mo at the time of the celebration of marriage, buntis pala yung asawa mo sa ibang lalaki. So yan ang tinatawag na annulment. May i-prove mo ang facts ng kaso. I-prove mo ang grounds for the annulment. In foreign divorce, hindi na kailangan yan. Anong kailangan mo i-prove? I-prove mo sa korte sa Pilipinas na may divorcio na nangyari sa ibang bansa. First requirement, existence of a foreign divorce. Yun ang kailangan mo i-prove sa Philippine court. Existence of a foreign divorce. Second, existence of a foreign law allowing foreign divorce. Ibig sabihin, kailangan mo i-prove sa korte na yung asawa mo nag-divorcio na sa ibang bansa. Yung asawa mong Hapon, yung asawa mong Amerikano, nag-divorcio na sa kanilang bansa. I-prove mo yan dito sa Pilipinas para maging single ka na dito. Second, hindi lang i-prove mo na nag-divorce na yung asawa mo sa Japan, nag-divorce ang asawa mo sa Australia o sa Amerika, hindi lang yun i-prove mo. I-prove mo din ang batas ng Japan, ang batas ng Amerika, ang batas ng Australia na existence of a law allowing divorce. Ibig sabihin, ang korte ng Pilipinas walang alam. Walang alam sila sa batas ng Japan. Wala silang alam sa batas ng Australia, sa batas ng Amerika. Kailangan mo yung batas na yan, i-prove mo muna dito sa Pilipinas bago i-recognize ang Pilipinas ang foreign divorce mo sa iyong asawa. So, lesson yan, Kuya Mark, sa mga kababayan natin, mga Pinay, na tsaka mga Pinoy din, na i-check nyo kung may record ba ng divorce yung partner na foreign bago nyo pakasalan sa Pilipinas. Hindi, iba yun. Ang pinag-usapan dito, kasal na kayo. Ay, ganun ba? Nagpakasal na kayo. Ikaw Pilipina, ikaw foreigner, nagpakasal kayo. Mm. Pagkatapos na pagkasal kayo, nag-away kayo, naghiwalay kayo, tapos itong foreigner pumunta na ibang bansa, nag-file ng divorce. So, paano mo eh? So, anong gagawin mo kung yung asawa mo divorce na sa ibang bansa? Mm. So, nag-asawa kayo, tapos di-divorce yung ka ng asawa mong Hapon. Anong gagawin mo? Ikaw, Pilipina, magtunganga ka lang dito? Hindi. Mag-file ka ng petition for recognition of foreign divorce, iparecognize natin dito sa Pilipinas na yung asawa mo di-divorce yung ka sa ibang bansa. Ibig sabihin, in the petition for recognition of foreign divorce, dalawa ang i-prove mo. Mm. I-prove mo na yung asawa mo na Hapon or Amerikano, di-divorcio ka sa bansa nila. First yan, i-prove mo. Second, i-prove mo na yung batas ng Japan or batas ng Amerika pumapayag na may divorce. In that case, i-prove mo dito sa Pilipinas, then, in that case, the Philippine court will recognize foreign divorce. Oo. Anong mga requirements ko yung Mark na dapat ihanda pag mag-file po tayo ng recognition of foreign divorce sa Pilipinas? Kung mag-file ka ng petition for the recognition of foreign divorce, of course, i-prove mo na kasal kayo. Matik. Marriage contract. Kung may anak kayo, birth certificate ng mga anak ninyo. It's very basic. So, third, kailangan mong i-prepare yung tinatawag na certificate of divorce issued ng jurisdiction ng ibang bansa. Certificate of divorce. Pag iba yung lingwahe, for example, Japanese, kailangan ipatranslate mo muna yan into English
sa accredited translator, tapos ipa-annotate yan sa Philippine Embassy sa Japan o sa Department of Foreign Affairs, meaning ipa-red ribbon mo yan, yung tinatawag na Certificate of Divorce. Third, a fourth, may tinatawag tayong Decree of Divorce. Dalawa yan. Yung Decree of Divorce naman, kung ibang lingwahe, i-translate mo yan into English by a accredited translator ng embassy. Tapos, ipa-annotate yan sa Philippine Embassy to prove na yung translation, the same yan sa nakalagay doon sa Certificate of Divorce. Hindi yung, baka iba yung nakalagay sa translation. Kailangan yung translation consistent sa nakalagay na lingwahe sa Decree of Divorce and the Certificate of Divorce. Of course, i-prepare mo yung tinatawag na marital history, and in that case, you will go to the family lawyer, family law lawyer, expert in this case, para mag-prepare ng petition bago ang petition i-file sa korte. Kaya Mark, yung procedure o proseso sa pag-file ng foreign divorce sa Pilipinas, tedious po ba? Very technical. Bakit? Hindi lang batas ng Pilipinas ang involved dito. Kailangan mo i-prove ang batas ng Amerika. Kailangan mo i-prove ang batas ng Japan kasi ang Philippine law, ang Philippine lawyer, ang Philippine court, wala naman silang alam sa batas ng Japan. Wala naman silang alam sa batas ng Amerika. I-prove mo yan dito sa Pilipinas, yung batas dito. So paano mo i-prove yan? So ano yung procedure? Yung Certificate of Divorce na in-issued, for example, ng Japan, naka-translate na into English, naka-annotate na sa DFA para natama yung translation, gawin, ipa-registered mo muna sa local civil registry ng Manila. Bakit Manila? Basta lahat ng mga foreign documents, doon dapat i-registered sa local civil registry ng Manila. So, yung Certificate of Divorce, yung Decree of Divorce na naka-translate na, naka-red ribbon na sa DFA, kailangan mo munang ipa-registered yan sa local civil registry ng Manila. Then, the local civil registry of Manila, mag-issue yan ng document. Pag may mga document na, i-attach yan sa petition, na i-file mo yung petition sa Regional Trial Court kung saan ka nakatira. Ikaw Pilipina o ikaw Pilipino, kung saan ka nakatira, doon mo i-file yan. So, ang procedure yan, mahigpit kasi may publication pa yan. I-publish pa yan sa newspaper of general circulation. Tapos, kailangan mo na i-present yung batas ng Japan. For example, batas ng Japan, kailangan ng official publication. Hindi lang ipa-photocopy mo, ilagay mo sa, i-search mo sa internet yung batas ng Japan, i-print mo, i-attach mo sa petition, hindi ganun. Kailangan official publication of the law. So kumuha ka dapat ng official publication of the law and it should be annotated by the Philippine Embassy in Japan. So yung annotation na yan ng Philippine Embassy of Japan, i-attach yan sa petition bago mo i-file yung petition sa court. So ibig sabihin, hindi lang ang batas ng Pilipinas ang involved dito. Ang batas din ng ibang bansa involved dito kasi ang court ng Pilipinas, hindi nila alam ang batas ng Japan na pumapayag ng divorce. Hindi nila alam ang batas ng Amerika na pumapayag ng divorce. So kailangan mo i-prove yan sa court. Hindi mo lang kailangan i-prove na may divorce kayo. I-prove mo din na may batas ang Japan or batas ng Amerika na pumapayag ng divorce. Bago i-recognize ng Philippine court ang foreign divorce dito sa Pilipinas. Ang requirements okay lang, pero sa procedure, Kuya Mark, baka technical naman. Very technical kasi kailangan ka munang pupunta sa Philippine Embassy. Kasi paano, for example, mas simple kung English yung nakalagay sa dokumento. Paano kung Japanese? I-present mo sa court, hindi naman marunong si judge magbasa ng Nihongo. Di ba si judge? Hindi marunong magbasa ng Nihongo. Ano gagawin ni judge? Di ba? Oo, di ba? So, gagawin natin, yung Japanese document, ipa-translate mo yan into English. Ang tanong, paano mo mapapatunayan yung translation na yan, tama ang translation na nakalagay sa Japanese document? Oo nga, no? Di ba? Paano? So, for example, binubula ka ng translator, ito yung ibig sabihin noon. Yun na ba? Hindi! Kailangan yung translation na yan, kailangan ipa-annotate mo yan sa Philippine Embassy of Japan. Kailangan ang Philippine Embassy of Japan through a consul or assistant consul will give a certificate na yung translation na yan, tamang translation sa Japanese document. Tapos, naka-red ribbon yan or naka-apostille, yun ang i-attach sa petition sa court bago i-file ang petition for recognition of foreign divorce. Ay, grabe ang mga proseso ko. So, ibig sabihin, MJ, hindi simple lang.
Iba na ang procedure ng annulment of marriage. Iba ang procedure ng petition for recognition of foreign divorce. That's why yung iba, hindi na lang nag-file ng petition for recognition of foreign divorce. Ang ginagawa nila, nag-file na lang sila ng annulment. Ang sabi ko lang, iba ang procedure ng annulment, iba ang procedure ng petition for the recognition of foreign divorce. But ang epekto, same lang. Maging dalaga ka uli, divorce ka na, so pwede ka lang magpakasal ng pangalawa. Ay nako, eto, kung foreign ang Pilipina at kung ang foreign at Pilipina ay nagpakasal, pero yung foreigner, Kuya Mark, ang kumuha ng divorce abroad, anong dapat gawin ng Pinay? Yun nga, kung, sabi na batas kasi, kung nagpakasal ang Pilipina at ang foreigner nagpakasal, tapos ang divorce was obtained by the alien spouse, kailangan ang divorce, ang nag-file ang divorce, alien spouse or joint Filipino or alien. Hindi pwede si Pilipino lang nag-file ng divorce abroad. Bawal yan. Sabi ng batas, ha? Kailangan si pag nagpakasal yung mag-asawa, Pilipino at saka foreigner, after ng pakasal nila, pumunta sa ibang bansa, nag-file ng petition for ng divorce doon, then in that case, pag ganun yan, ang Pilipina mag-file ng petition for recognition of foreign divorce. May tanong, Kuya Mark, si Gabriel Ferrer sa YouTube, paano kung dual citizen ng Pinoy, pwede bang mag-avail sila? Uy, ito maganda to, ng foreign divorce? Yes, pwede. Kasi sabi ng batas, ha, the determining point when ka when pwede ang foreign divorce, hindi at the time of the celebration of marriage. Yung question na dual citizen, pwede rin yung tinatawag ng mga naturalized Americans. Mga Pilipino dati, nung nagpakasal, Pilipino, tapos nung nag-divorce, American na. In that case, pwede na ang divorce. Pwede na i-recognize sa Pilipinas ang divorce basta you are an American citizen or you are a foreign citizen at the time of the application of the divorce. Okay, sa mga gusto magtanong dyan, ha, meron po tayong text line, meron po tayong call line. Padala lang po kayo ng inyong mga mensahe at padala lang po kayo ng inyong mga tanong at tumawag kayo ng personal. At syempre, yung ating Zoom link ay nakapin po sa ating mga social media live stream ngayon pong umaga. Kuya Mark, kung ang mag-asawang Pinoy pumunta ng abroad at kumuha ng divorce doon, valid ho ba yan sa Pilipinas? Hindi valid. Why? Under the principle of lex nationali. Ano yung principle of lex nationali? The principle of lex nationali, if you're a Filipino citizen, your family status, your right as a family, yung pagiging asawa mo, pagiging anak mo, is governed by Philippine law wherever you may be located. Ibig sabihin, kahit na nandun ka sa Africa, nandun ka sa Antarctica, nandun ka sa Afghanistan, kung Pilipino ka, nagpakasal ka sa Pilipinas, pagpunta mo dun sa Afghanistan, kasal ka pa rin doon. Iba ang tinatawag na family law, iba sa criminal law. Ang criminal law, territorial in nature. Ibig sabihin, in order for you to be liable or idemanda ka ng isang krimen sa Pilipinas, dapat ang krimen na yan nangyari sa Pilipinas. Pag criminal law. But kung family law ang pinag-uusapan natin, kung saan ka nakatira o hindi kung saan ka nakatira, kung ano yung citizenship mo, ano yung nationality mo, Filipino ka, nandito ka sa Pilipinas, pagpunta mo sa ibang bansa, Pilipino ka pa rin. It means you are governed by Philippine law. Pag governed ka ng Philippine law, kahit na nag-file ka ng divorce ibang bansa, na-recognize sa ibang bansa, hindi yan pwedeng i-recognize sa Pilipinas because you are governed by Philippine law. Doon na lang sila tumira sa abroad. No, para... Hindi lang tumira sa abroad. Mas maganda, mag-file sila ng naturalization. Para kung maging naturalized American sila, for example, American citizen, nagpa-naturalize sila, yan, in that case, pwede sila mag-file ng petition for recognition of foreign divorce. Silang dalawa, ang babae at lalaki. Kahit isa doon, ang foreigner, then naging naturalized ang isa sa kanila, then yung foreigner na yan, nag-file ng divorce sa ibang bansa, kahit dati siyang Pilipino, ma-recognize yan sa Pilipinas ang petition for recognition of foreign divorce. May mahalagang tanong si Len Maneha. Paano raw po maka-avail ng pre-legal advice? Eh, panood kayo ng... Panood kayo na Pinoy Legal Advice every Saturday. Kaya Mark, kung ang foreigner at ang Pilipina nagpakasal, tapos ang Pinay naman yung kumuha ng divorce abroad, valid ba ang divorce sa Pilipinas? Sabi na batas, ha, kung if you read Article 26 of the Family Code, second paragraph, the Filipina at saka foreigner nagpakasal, validly nagpakasal. Then a divorce was obtained by an alien spouse. Yung foreigner, yung alien. Wala nakalagay doon
by a divorce was validly obtained by either of the spouse. Wala na kalagay. Hindi. The divorce was validly obtained by an alien spouse. It means, ang mag-file ng divorce, dapat ang isang alien spouse. Or, joint, silang dalawa. Alien spouse at saka si, for, si Pilipino. Ang mag-joint, mag-file ng divorce ibang bansa, pwede rin i-recognize sa Pilipinas. Pero pag si Pilipina lang nag-file ng divorce, parang 50-50, hindi ma-recognize yan sa Pilipinas. Kasi sabi ng batasa, kailangan ang divorce was validly obtained by an alien spouse under Article 26 of the Family Code. Either, hindi. Hindi by lang. By an alien spouse. Aba, Kuya Mark, sa mga ganitong proseso, yung foreign divorce, yung success rate po ba niya? Mataas ba o based on your experience? Actually, basta ma-prove mo lang na may divorce, ma-prove mo lang ang batas ng Pilipinas, dapat i-approve yan, i-recognize yan sa Philippine Court. It means, ang Philippine Court walang jurisdiction to approve or to deny the divorce. Hindi pinag-usapan dyan ang divorce. Actually, ang petition for recognition of foreign divorce, hindi power or jurisdiction ng Philippine Court na i-grant ang divorce. Kasi may divorce na. Ang jurisdiction ng Korte ng Pilipinas is just to recognize. To honor the existence of a valid divorce. It means, ang authority ng Korte ng Pilipinas, number one, is to determine kung may divorce ba nangyayari sa ibang bansa between Filipino and foreigner. Second, yung divorce na yan is in compliance ba ng batas ng ibang bansa? For example, sa Japan, in compliance ba yan? Consistent ba yan sa Japanese law? And third, i-prove mo sa Philippine Court ang batas na yan sa Japan dito sa Pilipinas. Kasi ang Philippine Court, wala namang alam sa batas ng Japan. Si Demi Bourbon sa Facebook, good morning. Dual citizen po ako, kinasal kami sa Pinas. Nag-divorce po kami sa US. Paano po daw siya makapag-aasawa muli sa Pilipinas? Simple. Mag-file ka muna ng petition for recognition of foreign divorce. So, paano yan? Kailangan nung nag-apply ka ng divorce sa ibang bansa, for example, America, kasi nagpa-naturalize ka na doon, kailangan at the time of the application of the divorce, you must already be an American citizen. Kasi kung Pilipina ka pa, o Pilipino ka pa, nag-file ka ng divorce sa ibang bansa, tapos nagpa-naturalize ka, parang hindi ma-recognize yan sa Pilipinas. Hindi ma-recognize yan sa Pilipinas kasi sabi ng batas, by an alien spouse. It means, at the time of the filing of the divorce, you must not be a Filipino. Kung hindi foreigner ka, or naturalized foreigner ka, bago ka mag-file ng petition for recognition of foreign divorce, same time, nung divorce na nakuha mo, dapat foreigner ka na. Ang hirap daw pala ng proseso, sabi ni H.M. Victoria sa Facebook, Kuya Mark. Iba kasi, ang batas kasi sa annulment, i-prove mo ang facts or yung tinatawag na grounds of annulment. Mm. Mas mahirap yun. Oh, kasi i-prove mo ang grounds of annulment. Ang sa petition for recognition of divorce, hindi mo kailangan i-prove ang grounds of divorce. Kasi, divorce ka na. I-prove mo lang na may divorce ba talaga ang nangyari. I-prove mo lang na may batas pa talaga sa Japan, sa America, na mapapayag ng divorce. Pag may batas na yon, yan. I-approve yan ng court. Hindi pala i-approve. I-recognize yan ng court ang existence of a valid divorce sa ibang bansa. So kailangan pala, Kuya Mark, pag alien ang partner mo, ang pangit pakinggan. No? Alien. Alien. Hindi naman alien na parang nasa Mars or galing sa Saturn. Hindi ka na alien. Ibig sabihin mga foreigner. Foreigner. Pag foreigner o alien ang iyong partner, kailangan mo matiyak na mahal ka talaga ng alien. Alien kasi, bakit may divorce sa Pilipinas about this one? Kasi unfair naman. Mm. Unfair sa Pilipina. Unfair sa Pilipino na doon sa ibang bansa, yung asawa mo, kano, nag-divorce ka na, may iba ng asawa, tapos ikaw dito, tunganga ka. Unfair naman sa Pilipina. So that's why, exception ito sa batas na nag-allow sa Pilipina na mag-divorce. But hindi divorce, mag-file si Pilipina ng petition for recognition of foreign divorce. Iba yun sa filing of divorce. Iba yung recognition of foreign divorce. Ibig sabihin, may divorce na, ni-recognize lang ng Pilipinas ang existence of a valid divorce. Dapat pala ang title natin, paano i-honor ng Pilipinas ang paghihiwalay ng pag gusto mong magipaghiwalay sa alien? Alien. O, parang ganun. Marami pang mga tanong dito kayo, Mark. Ba't daro mahal ang annulment sa Pilipinas, si Angelito Cuna? Baka masa ba yan? Actually,
kailangan i-prove yung tinatawag na kailangan i-review dapat to. Kasi wala naman talagang presyo kung magkano ang annulment. Depende kasi sa lawyer na kukunin mo. So I think there should be a law na kailangan yung mga PAW lawyers should also give priority sa mga annulment. Kasi ang PAW lawyers, pwede naman. But of course, they give priority sa mga criminal cases. Ang annulment kasi, depende sa lawyer na kukunin mo and depende din sa location kung saan ka nakatira, then yung kinukuha mong lawyer, and third, yung psychologist na mag-testify on your behalf about the psychological incapacity. So, hindi yan matatawag na magkano kasi depende sa lawyer na kukunin mo and depende sa facts ng kaso mo. Pero yung foreign divorce, Kuya Mark, medyo tedious siya kasi nga pupunta ka pa doon sa embasiya ng Pilipinas doon sa country of origin ng alien. Of course, kasi in the very first place, foreigner asawa mo. Correct. It means, kasi foreigner asawa mo, kailangan mo i-prove ang batas nila. For example, Hapon, kailangan mo i-prove ang batas ng Hapon na pumapayag ng divorcio. Hindi naman pwede sabihin, yes, sa Japanese law, pumapayag ng divorcio. Hindi pwede sabihin mo lang yan. Kailangan may official publication ng Japan government about that divorce. Of course, yung Japanese law, hindi man maintindihan yan kasi hindi Hongo yan. I-translate mo yan. Ang tanong, paano mo i-prove na yung translation tama at totoo? Kailangan mo munang ipa-annotate mo yan sa Philippine Embassy. At least may mga Pilipino doon sa Philippine Embassy na marunong mag-Nihongo para ma-review nila yung translation tama at totoo para maggawa sila ng certification. Then yung certification na yan, i-attach natin sa petition for recognition of foreign divorce. Then, yan, in that case, pwede na i-recognize ng Philippine courts ang foreign divorce mo. How about yung Japanese Embassy to the Philippines? Yung Japanese Embassy, actually, pwede rin ang Japanese Embassy of the Philippines. But ang tanong, yung certification ng Japanese Embassy, hindi yan i-recognize ng Philippine Court. Kailangan pa rin, yung certification ng Japanese Embassy, ipa-annotate mo pa din yan sa Department of Foreign Affairs. Ang tawag doon, apostille or red ribbon. Lahat po ng mga dokumento ng mga embassy, mga imbahada ng ibang bansa, hindi yan magagamit na ebidensya sa Philippine courts without a annotation or red ribbon by the Department of Foreign Affairs. Si Raycel De Los Reyes sa Facebook, good morning. So yung divorce pala namin ni ex dito sa US ay hindi accepted dyan dahil kasi hindi pa siya alien nung nag-divorce kami at nag-asawa siya. Yes, tama. So kung mag-file kayo ng petition for recognition of foreign divorce, tapos nakita sa dokumento na yung upon application of divorce sa ibang bansa, Filipino pa, hindi ma-recognize yan sa Pilipinas. So ang gagawin mo, kasi hindi mo kaya ma-comply yung requirement ng batas ng Pilipinas about petition for recognition of foreign divorce, mag-file ka na lang ng annulment of marriage based on psychological incapacity. Ay, nako. Oy, Kuya Mark, dalawa yung paksa natin. Hindi pa lang tayo sa ating unang topic, foreign divorce. Sa ating pagbabalik, atin naman pag-uusapan itong bigamy. Bigamy. Aba. So, yung mga sana dalawa ang puso ko. Aray. Pero palang ganon, atiin na lang sa dalawa. Para ano, 50-50. Para walang itatapon. Ay, para walang pakisalan sayang. Pakisalan mo lahat. Patay tayo dyan. Pag-usapan natin din mamaya. Mga kababayan, break lamang po tayo. Magbabalik po ang Pinoy Legal Minds. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.